Guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating unang episode ng ating vlog. So, bibigay po tayo ng tips ngayon kung paano natin mapapabilis tong napakalumang laptop. Fourth generation po itong laptop na to. At sobrang kapal at sobrang bigat po dito, kailangan ng dalawang tao para magbuhat. Sobrang luma po nito. So, tuturo ko po sa inyo 3 steps po kung paano natin mapapabilis to. Hindi na po natin kailangan bumili ng bagong laptop. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano. Stay tuned lang po kayo. Tatlong steps lang po tayo. Tatlong steps lang gagawin natin. Magbubukas tayo, magpapasok, tapos sasara natin gamit itong mahiwagang screwdriver. So, di ko na po patatagalin. Tuturo ko po sa inyo kung paano ang gagawin nating magic. So, una, test natin kung gaano ka tagal itong laptop na to magboot or magbukas bago pumasok sa Windows. So, mapapansin nyo, nilagyan ko po siya ng timer. Itong lumang laptop na to, this is 4th generation, which is year 2013. Mga ganung taon pa, so may 7 years na po. So, instead na bibili ng bago, tignan nyo na lang po kung paano magiging resulta sa aking gagawing magic. Mapansin nyo, 43 seconds na po, hindi pa nagbubukas. Hindi pa nagpapakita sa main windows niya. 50 seconds na po, maaabutin pa to ng sham-sham. So, maabot na po ng 1 minute. Wala pang boot na nangyayari. So, kailangan pa atam po yun. Nag-boot na. So, total time po is 1 minute and 6 seconds. A few moments later. Ito na po. Magbubukas na po tayo. Tapos na po kanina yung intro natin. Nakita nyo naman kung gaano po katagal. Ito po. Yung pinakita ko sa inyo, yun po yung ilalagay natin na hard disk. Instead po, nabibili tayo ng bagong laptop, change to SSD na lang po tayo. Ito po yung lumang hard disk. Itong lumang laptop. So, babaklasin na po natin. Lalagay na po natin ang ating superpower SSD. So, sa market, napakamura lang po nito. Kahit yung mga 256GB lang po pwede na natin bilhin. Tapos yung lumang hard disk, gawin na lang nating secondary hard disk. So, dun sa 256GB natin na SSD, installan natin siya ng OS. Dun na tayo mag-install ng operating system ng Windows 10. So, tatabi na natin tong lumang hard disk. Lalagay natin tong magic SSD natin. So, papakita ko sa inyo mamaya kung gano'n po kalaki ang difference ng speed ng may SSD na laptop. Kahit luma po yung laptop natin, kayang-kaya po niya yan. Hindi na po natin kailangan bumili ng bagong laptop, which is napaka bigat po sa bulsa pag bibili ka ng brand new laptop. So, kakabit muna natin yung mga screw. Kagandahan pa dito sa SSD kahit di mo to i-screw. Kahit aalog-alogin mong laptop, hindi po masisira ang hard disk natin. Super duper po to mga beses. Eto, inabit na po natin. Ang next steps po natin, installan po natin siya ng OS, Windows 10. Ito po. Ang ilalagay ko po is Windows 10 Pro para mas maganda. Para professional na professional ang dating natin. Ayan, i-installan ko na po.
So, antay lang po tayo ng mga ilang minuto para maipakita ko po sa inyo yung speed nito after ng installation. Lalagay din tayo ng timer para makita natin tsaka para ma-compare. Ito, bubot muna natin. Install tayo ng Windows 10. So, sa mga nagbabalak po na mag-upgrade ng SSD, mga luma niyang laptop, pwedeng-pwede po. Ito, nag-boot na siya sa OS. So, install natin. Tantay lang. A few moments later. Ayun na po, na-install na po natin. Naka-SSD na po ito. So, mapansin po natin. Yung normal na hard disk. Yung booting niya is umabot ng 1 minute and 6 seconds. Mapapansin niyo dito, ayun o. 15 seconds pa lang. Nag-show na po yung display ng ano natin. Operating system. Sobrang bilis po. Ayun, nagbukas na po. 30 seconds lang po, mga beses. So, swap na swap po ito sa bulsa natin. Performance pa lang. Ito, tatiming din natin kung gaano katagal mag-shutdown. Start natin, yun. Clinic ko na rin yung shutdown. Ayun, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. Ayun. Shutdown na. Ang bilis po, mga beses. 7 seconds lang. Sobrang bilis na ito. Baka hindi pa kayo natatapos mag-type. Tapos na yung mga tinype. A few moments later. Ngayon, papakita ko naman sa inyo itong comparison nitong bagong laptop tsaka sa luma nating laptop. Itong bagong laptop, nasa 8th generation na ito eh. Parehas po sila ng RAM, 8GB. Pero itong bagong laptop po, ano to? Normal hard disk lang. Yung luma nating laptop, nilagyan natin ng new hard disk po na SSD. So, te-testingan po. A few moments later. Ito po, te-testingan natin yung mag-boot yung dalawa. Sabay natin pipindutin. Ayan, pinindot ko na po. Ayun, nagbukas po. Yung may sticker po na kulay beige, yun po yung lumang ano. Laptop na may SSD. Ayun, no? Nagbukas na. Ayun. Kung makapansin nyo, yung bagong laptop, maarangkada pa lang, ha? Ito, parang kuneho. Luma nating laptop. Ito na, parang tortoise, ha? Kabubukas pa lang. Ayun, maglalagin pa. So, mga beses, advice ko, mas maganda pa rin ang gumamit ng SSD. Kahit di na kayo bumili ng bagong laptop. Mas maganda pa rin SSD. Secure na yung mga file nyo. Secure na yung hard disk nyo kahit bumagsak or maalog-alog ang laptop. Ayun, te-testing naman natin. Magre-restart tayo ng laptop. Parehas yan. Bago tsaka luma. Pinakaiba lang nila is yung bago. Bagong laptop nga pero normal hard disk lang siya. Yung luma natin, powerful SSD. Ayun, sasabay natin re-restart. Tingnan natin kung sino mauuna. Parang karerahan lang to ni Kuneho at Pagong. Ayun, nagre-restart na po mga beses. Ayun, nagre-restart na yung ano. Lumang laptop, ayun, bumukas na. Ayun. Pabalik na siya. Yung bagong laptop natin, pa-restart pa lang. So, napakalaki talaga ng difference pagdating sa speed ng beses. Ayun, yung mapansin niyo, yung bagong laptop, pabukas pa lang. Lahi ng difference, mga beses. So, yun ang tips ko sa inyo. Instead na bumili kayo ng bago, mag-ano na lang kayo, SSD. So, guys, that's all. Thank you.